Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ako rito para sa anak ko. Kung mapapatawad niya ako, gusto ko tanggapin ka rin niya bilang anak ko. Eh di ba sa susunod, huwag kang hahara-hara dito sa pamamahay ko? Ayaw mo ba yung niluto ko? Gusto mo ba magluto ako ng iba? Huwag kang umasta na para bang isa kang bulirang asawa? Mang Anselmo. Sa ano ba ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Bakit hindi ka pa umalis? Kailangan ko muna talaga umalis dito. Mas matibag sa akin ngayon na kung hindi kanya kayang tanggapin, hindi ko na rin pipiliting tanggapin pa niya ako. Naku ka na magalo sa akin. Nahihirapan ako eh. Kung gusto niya magkaayos tayo, igilan niya paggugulo sa buhay ko. Let me handle my own life. Buti na isipan mong ipagawa tong lumang bahay namin ng nanay mo. Carla, simulan tayo ulit. Yung mga pangit na nangyari, kalimutan na natin. Kalimutan yung mga bagong alaala. Mga alaala na hindi tayo mahihiyang ibabaon kay Kathleen. Ano ba yung binigay niya sa'yo na hindi ko pwedeng ibigay? O baka naman sadya talagang mukha kang pera, tinaang kanya sa pera? Hindi ho, Mr. Cordero. Dahil minahal ng daddy ko ang asawa niyo at nirespeto niya yung nanay ko. Hindi ho tulad niyo. Sana pala ho, daddy ko na lang yung pinili niyo kaysa kay Mr. Cordero. Hoy! Wala kang karapatan magsalta sa akin ng ganyan! Lalo na dahil dito ka sa pamamahay ko! At wala kang karapatan kantiin ng anak ko, Ansel! Wala! Kaya kong tiisin ang lahat ng pang-aalipusta mo sa akin dahil ako ang nagkamali sa'yo. Hindi si Janine, kaya huwag mo siyang idamay sa galit mo! Hindi mo lang alam ang sakit na dinanas ko na mawalay siya sa akin para huwag ka lang masaktan. Para huwag masila ang pamilya natin. Tapos kakantiin mo lang siya ng ganyan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Hindi! Dahil ako na mismong ina, hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit kapag ang anak ko na ang nasasaktan. Kung hindi lang ikaw ang ama ni Carla. Matagal ka nang maiiwang mag-isa dito. Kaya subukan mo lang ulit na kantiin si Janine. Hindi ako magdadalawang isip na iwan ka! Ano pa ako mapapatawad ni Anselmo? Pero hindi ko na kayang tiisin ang pagmamalupit niya kay Janine. Carla, hindi mo ako kailangan pagsilbihan. Ano ka ba? Ano lang ba yan kumpara sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Kathleen? Simula nung kinasal tayo, wala ka nang ibang inintindi kundi pamilya ko. Pamilya natin. Jay, kamusta na kaya ang tatay? Gusto mo dumalaw tayo dun? Jake, tawag na lang ako sa kanya mamaya. Iyain namin ni Kathleen mamasyal para malibang-libang naman siya. Anong ginagawa mo dito? Basta
gusto ko lang ho sana ibigay itong sulat na to. Sulat ho yan ni Nanay para sa daddy ko. Alam niyo ho, Mr. Cordero, lumaki ako na may lungkot sa mga mata ng daddy ko dahil akala ko dahil yun sa namatay kong mami. Yun kasi yung kwento niya sa akin eh. Pero bago siya mamatay, inamin niya sa akin lahat. Lahat ng tungkol sa nanay ko. At mas naintindihan ko yung mga lungkot na yun sa kanyang mga mata nung nakilala ko si nanay. Dahil kaya pala hindi siya makalimutan ng daddy ko. Dahil ibang klase talaga si nanay. Ibang klase magmahal ang nanay ko. Sana yun yung makita niyo. Sana, Mr. Cordero, huwag kayong mabulag sa galit. Sana, Mr. Cordero, hindi kayo maging malungkot habang buhay. At yung galit na daladala nyo, sana matutunan yung alisin. At awarin niyo po yung daddy ko kung nasaktan niya kayo. Pero sana patawarin niyo rin yung nanay ko. Maswerte nga kayo eh. Ikaw yung pinili niya kaysa sa daddy ko. Mahirap po magkaroon ng sirang pamilya. Mahirap po yun para sa isang anak. Dahil yun ho yung kinalakihan ko. Kaya kung maaari ho, huwag niyong gawin yun sa kapatid ko. Huwag niyong gawin yung kay Carla. Maurice, hindi ko pinagsisisihang nakilala kita. Pero kung ano man ang meron tayo, pinuputol ko na. Hanggang dun na lang yun. May asawa at anak na ako. Patawarin mo ko, Consuelo. Consuelo, parang gustong sumabog ng dibdib ko dahil doon sa sakit na nararamdaman ko sa ginawa mong panloloko sa akin. Parang gusto kong mawala para matigil na lang ang sakit na nararamdaman ko. Parang gusto kitang iwan at hanggang ngayon yun pa rin ang nararamdaman ko. Pero sa tuwing sinusubukan ko, matatalo ako ng takot. Dahil sa kabila ng lahat, hindi pa rin kita kayang mawala. Mahal na mahal kita. Ako. Sana nagpakatatag ako kung nasa may kila ako. Sana hindi ako nagpatalo sa pangungulila ko sa inyo ni Carla. At sana hindi ako nagpatalo sa pangamba ko sa'yo. Ako man, may pagkukulang.
Hindi ko sana eh. Hinayaan ako mo yung responsibilidad ng pamilya natin. Hindi dapat ako naging makasarili. Sana patawarin mo ako. Mag-umpisa tayo ulit. Ako, pipilitin ko kalimutan ang lahat. Salamat, Anselmo. Gising ka pa. Tinitimbang ko maraming bagay, Jake. At alam mo kung anong pinakamatimbang? Ayokong tuluyang masira ang pamilya ko. Pero hindi ko alam kung kaya kong patawarin si nanay. Masasaktan pa rin ako pag naiisip ko yung ginawa niya. Hindi mo naman kasi kailangan magmadali. Importante ngayon, alam mo na kung anong gusto mo. Alam mo na kung ano magpapasaya sa'yo. At hindi mo na kailangan mangapa sa mga desisyon mo sa buhay. Salamat sa lahat, Jake. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko na kaya mabuhay na wala kayo ni Kathleen. Jake, huwag mo kong iwan, ha? Salamat ho, napatawad na si nanay ng asawa niya. Ang lakas ko ho talaga sa inyo. Sana po tuluyan na nilang maibalik sa dati ang pagsasama nila. Sana rin po maging masaya at maayos ng pagsasama nila Jake at Carla. Sana makabuo sila ng isang masayang pamilya. Sana rin ho matanggap na ako ng pamilya ni nanay. Para maging isang masayang pamilya na kami. Ituro niyo po sa akin kung ano po ang dapat kong gawin para mangyari yon. Handa po ako sa lahat ng hamon na ibibigay niyo. Buong puso ako naniniwala sa walang imposible. Malapit na tayong magkasama ulit, Janine. Kung nakuha kita noon, makukuha uli kita ngayon. Magsisimula tayo kung saan tayo una nagsimula. Janine,
Sumubay ka ng kumain sa amin. Mas masaya kapag sabay-sabay tayong kumain. Halika, iha. Huwag ka na mahiya. Sumalo ka sa amin. Gusto ko sanang humingi ng tawad doon sa nagawa ko kahapon. Sana'y maunawahan mo ko. Talaga, kumain na tayo. Sumalo kayo. Tama-tama dating nyo. Halika. Ay, Kathleen. Halika rito sa lolo. Halika, halika, halika. Halika. Napapakainin kita. Nandito pa rin pala yung babae niya. Ano ibig sabihin nito? Tay. Panggapin at pakainin ang taong yan pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Pagkatapos na sinira yung pamilya natin? Carla, kumari sana eh. Ay, nasa harap tayo ng grasya. Grasya? Eh, puro disgrasya nga yung nangyari dito simula nang dumating niyan dito eh. Carla, sumusobra ka na. Sobra? Sobra na ba yun, Nay? Mas sobra pa ba yun sa ginawa niyong panluloko sa amin ni Tatay? Nay? Nay? Nanay na rin ang tawag mo sa kanya ngayon? Ayos ah. Oo nga pala. Matagal niyo na kaming niloloko. Tagal niyo na kaming pinagmumukhang tanga. Carla, anak. Alam kong pareho tayong nasaktan. Hindi ko na maaalisin sa iyo yun eh. Alam mo rin na hindi naging madali sa akin ang lahat. Pero nung mga panahon, kalit ang nananaig sa akin, isang bagay lang ang pumapasok sa isip at puso. Ayokong mawala ang pamilya nito. Ayokong masira ang pamilya natin. Ando naman ako, Tay. Pero bakit kailangan kasama si Janine? At ngayon parang mas na pa yung kinakampihan niyo kaysa sa akin. Si Ina at saka si Mr. Cordero. Hindi naman kita pipilitin eh kung hindi mo ako matanggap. Mabuti naman. Kasi ang gusto ko, lumayas ka na.
sa bahay na to at lumayas ka na sa buhay namin! Carla, kapatid mo siya. Kaya ano nangyari? Ang bilis niyo naman nakalimot para tanggapin si Janine. Hindi niyo siya kadugo. At higit pa dun, anak siya ng lalaking lumoko sa inyo. Anak siya ng demonyong lalaking kinabit ni nanay. Hindi demonyo yung daddy ko. Huwag mo siya itadami sa galit mo sa akin, Carla. Kung gusto mo ako umalis dito, aalis ako. Pero pakiusap ko lang sa'yo, huwag na huwag mo sasaktan yung nanay ko. Dahil pag ginawa mo yun, babalik ako at babawiin ko siya sa'yo. Janine. Sandali lang. Dahil mas makakabuti ho siguro sa lahat kung babalik ako ng Cebu. Anak, kakausapin ko si Carla. Makikiusap ako sa kanya. Hindi na ako papayag na lumayo ka na naman sa akin. Nay, huwag mo kayo mag-alala sa akin. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Kayo, maayos na rin naman kayo ni Mr. Cordero. Mag-aayos lang ko ng gamit ko, bukas na ako alis. Huwag ko kayong mag-alala, dadalaman ko na lang kayo palagi. Anay, hindi, pag-usapan natin to. Sige na, bumalik muna tayo sa taas. Sige na, anak. Ay, hindi niyo ba naisip na sana hindi na lang nangyari lahat to? Na sana buo pa rin tayong tatlo? Masaya naman tayo dati, di ba, tay? Bakit nang dumating si Janine, parang lahat na lang gusto niyang kunin sa akin. Naman yung pamilya mo sila. Kung ayaw mo pati pamilya natin masira, isipin mo mabuti kung kanino ka kakampi. Kapatid mo, nakikiusap ako sa'yo, Janine. Tulungan mo akong ilapit ang loob mo sa kapatid mo. Isa lang kailangan kong gawin. Kailangan kong mapatunayan sa kanya para matanggap niya ako. Meron ka pang kailangan patunayan? Kailangan kong mapatunayan sa kanya na hindi na kita mahal. Okay, so nga ako? Isa pa. Ay, para ko sa inyo. Harapin ko ulit si Carla. Kung ano man po yung gusto niyang gawin ko, kung ano man po yung maging desisyon niya, susundin ko po.